Christians held the hold of the anointed king over Israel. They went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to stronghold. When the Philistines had come and spread out in the valley of Bethlehem, David inquired of the Lord, "Shall I go and attack the Philistines? Will they deliver them into my hands?" The Lord answered him, "No, for I will surely deliver the Philistines into your hands." So David went to Baal and Gilead, and then he defeated them. He said, "As the war is broken out, the Lord has broken out against my enemies before me." So the princess told Baal and Gilead, "The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Once more, the Philistines came up and spread out in the valley of Ephraim." So David inquired of the Lord, and he answered, "As soon as you hear the sound of marching attacks of your troops, move quickly, because by the name the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army." So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gaza. You may know all of it. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Ayan, pakibati nga po yung katabi nyo ng Happy 32nd Anniversary. Ayan. Praise God po. Palakbakan po natin ang Panginoon. Ayan. Dahil sa loob ng 32 taon ay sinamahan tayo ng ating Panginoon at tunay na pinagtagumpay niya tayo every year. Kaya nga ang ating tema ngayong taon ay breakthrough. Ayan, naka-breakthrough na ba tayo? Amen. Hopefully, magkaroon tayo ng breakthrough after ng ating message. At salamat dun sa mga napakagandang mga presentation na ginawa ng ating chancel choir and even yung ating mga praise carpet and mga dance music and sa mga musicians lahat at even yung ating decoration team. At praise God dahil naka-breakthrough tayo ngayon pala. Simula pa lang ay marami ng breakthrough binigay ang ating Panginoon. Even sa ating nga mga MC ngayon dahil first time daw nila ngayon na mag-exe. Kaya breakthrough talaga, di ba? Amen. So praise God. At alam ko na marami pa na gagawin ng Panginoon. Nagsisimula pa lamang tayo. Kaya excited ka na ba sa gagawin ng Panginoon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, "Kapatid, kumanda ka." Ayan. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ayan. So ngayon po, tayo ay magiging sa tayo. Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan na binigay mo po sa amin, O God. Salamat po sa 32 taon na patuloy na pagsama mo po sa amin sa Bahrain, Distant Fellowship, Panginoon, O God. Tunay na, Panginoon, ikaw yung Diyos ng aming iglesia, Panginoon, O God. Ikaw ang tunay na nag-iisang Diyos. Okay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng gagawin namin sa aming anibersaryo, O God. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Kayo po ang makita. Kayo po ang mahayag, Panginoon, sa aming kalagitan, O God. Patuloy nating maranasan ang presensya mo. Salamat po, God. Kung dalangin namin sa pangalan ni Jesus, amen. So, kanina po ay ating napakinggan ang napakandang pagsasadula o pag parang nakinig kayong radyo, no? Natatandaan niyo ba yung sa mga radyo, no? Parang ganun lang yung ating napakinggan kanina, kaya hindi natin babasahin. At yan nga yung ating, actually, nung December ay na-pitch ko na ito, no? Kung natatandaan niyo, from zero to breakthrough. Natatandaan niyo po ba yun? Sino po nandito, no? Pumalakpak ng isa. Okay, so yun po yung David defeats the Philistine. At kung titingnan po natin, ay ito po yung common words na makikita natin sa story na yun. Kasi si David siya yung bida, kaya siya yung malaki dyan. At yung Philistine, siyempre yun yung paaway ng mga Israelites. At si Lord, ayun, narinig natin ang boses ng Panginoon. At siya nag-inquire si David kung ano yung gagawin niya doon sa pag-atake ng mga Philistines. At dahil nga doon, sa pag-inquire na yung sinagot ng Panginoon, go.
at tinawag niya yung Baal Perasim, yung lugar na yon na Baal Perasim, na ibig sabihin ay Lord of the Breakthrough, dahil naka-breakthrough ang mga Israelites na yun. At gano'n yung pangalang beses ay nag-inquire na naman si David kasi umatake na naman yung itong mga Philistines talagang mahilig silang makgera. Pero iba naman yung binigay ng Panginoon na instruction. At hindi lang si David basta alam niya, gano'n naman, same lang naman yung nangyari. Kaya hindi siya agad sumugod. Nag-inquire pa rin sa ating Panginoon. At doon nga, binigay ng Panginoon yung isang instruction na meron bang nagmamata sa ibabaw ng mga puno. Parang kakaiba, di ba? Through the power of God lang na magkakaroon, na makakarinig ka ng marching on top of the poplar trees. So, amen. Kaya talagang power ni Lord yung makakapagbigay sa atin ng victory sa lahat ng mga enemies. Itong Philistines ito yung tinatawag natin na familiar enemies kung matatandaan ninyo. Ayan, at meron nga mga, bago pala yun ay, ano po yung mga numbers na ito? Mga telephone numbers po ba natin? Pizza delivery. Pwede rin po pizza delivery. Pizza delivery daw po yan. So actually po yung number na yan, sa taas, yan po yung aking result ng aking uric acid. 548. At yung sa baba, yan yung normal range. So 202 to 416. So ibig sabihin talagang napakataas. Kaya nga nung Friday, nakita niyo ako sa church door, nakaganyan ako, no? At sinend ko yan sa pamilya namin, sa group namin, sa FB. At sabi ko, pag-pray nyo kasi sumasakit yung kamay ko. Hindi talaga ako makakilos yung Friday. Praise God, dahil hindi ito ngayong Friday nangyari. Dahil, paano kaya dahil ako yung speaker. Pero praise God dahil na-remedyohan agad. At ayun, pero ngayon para bumabalik yung sakit. Pero alam ko na na-break ko na at yung sling na yan, ito hindi ko na nga sinuot eh. Dahil wala na eh. Diba? Breakthrough. Amen. Sabi nga nung kapatid ko sa bunso, nung nakita yung picture niya yan, sabi ko, kasi namamaga yung kamay ko. Sabi niya, kuya, hindi naman yung kamay mo namamaga, yung chan mo. Sabi ko, oo nga, no? So parang member na ako ng sabi nga ni Dr. Doug Carter, yung Global Ministry. Sino po yung mga member ng Global Ministry dyan? Parang tayo, no? Kailangan natin yung mga breakthrough, tayo mga member ng Global Ministry. At welcome din ako ni Pastor Boots. Welcome din ako sa club nila ng mga may uric acid, high uric acid. Pero alam ko si Lord, pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. At mamaya nga, dun sa ating breakthrough wall, yan yung isusulat. Kung makita nyo sa ating sa program, meron dyang areas that need breakthrough and total transformation. Well, may tatlo yan eh. So, isusulat ko yung aking health. So, mamaya, I encourage you na isumulat kayo kung ano man yung mga areas sa buhay nyo na kailangan natin ng breakthrough. It could be yung ating sa faith, kailangan natin mag-mature. Could be our family, yung relationship sa ating family, or finances. Kasi sino pang hindi nagkaka-problem sa finances? Freedom, spiritual freedom, and yung mga familiar enemies na patuloy na pabalik-balik sa atin. And alam ko, mapagtatagumpayan natin yan. Sulat natin, i-declare natin, the Lord will give us victory. He will overcome. At tayo ay magkakaroon ng breakthrough and total transformation in that area. So, mawawala na yung mga yan. At papalitan tayo ng Panginoon ng pagtatagumpay. So, yan po. Mamaya, I encourage you at sama-sama tayo doon, magsusulat or magpa-picture or kung ano man sa mga sasabihin ng ating emphasis mamaya. At nabigay ko din yung formulas nung nakaraan, yung paano nag-breakthrough at sa mga yung inquire, natatagal yung inquire, sa mga kalalakihan inquire, tapos hear and obey. Ayan. Sa mga babae, inquire, hear, obey. Yan lang yun. Pero dapat hindi tayo nag-inquire sa Panginoon, nag-hear pero nag-i-ignore. So, mali po yung formula. Pero ngayon, we will give you another. I will give you a keys to ensure yung ating breakthrough and total transformation. And because we desire breakthrough and total transformation in at least one area of our life. And so, paano natin magagawa yan? A total transformation requires change in every area. Hindi pala dapat isang area lang ng buhay natin tayo nagkakaroon ng change. Kaya maganda yung inawit ng session po kanina. The Lord will empower us. He can give us change na gusto natin. Diba? So talaga, at parang si Lord talaga yung magbibigay sa atin ng katagumpayan, yung power na. Pero kailangan natin maniwala. And a total transformation is not a small change here. Parang sige, okay lang, konting pagbabago. Parang, diba? So ako, kung talagang kailangan kong magkaroon ng breakthrough sa akin sa health,
siyempre nung simula, diet, exercise, so hindi ako yung, sige, okay lang, ganyan, panunori ko lang si Sen habang nag-exercise, parang gano'n. Parang hindi dapat gano'n, kailangan mag-act ako. Para magkaroon din ako ng total transformation, di ba? At magkaroon ako ng breakthrough sa aking katawan at makaalis ako doon sa club na bagong nakasamahan ko ngayon. Club ni na pastor at ang global ministry na yan. Ayun, praise God. So dapat mawala tayo dyan dahil hindi yun yung gusto natin man dahil ang ating katawan nga ay ang templo ng banal na Espiritu. Kaya dapat ingatan natin ang ating katawan. At 2017 nga yung 17, ay trivial lang po, nung ibig sabihin daw ng 17 is victory, overcoming. So, this year, the year of breakthrough, sabi sa Micah 2:13, he who breaks through has gone up before them. They will break through and pass the gate and go out by it. Then their king will pass on before them, the Lord their head. So yung gate mabubuksan mamaya. Meron yata tayong breaking yung gate na yun, yung wall. So, i-witness po natin yan at dadaan tayo doon kasi magkakaroon ng magandang breakthrough at makakadaan tayo doon. At yung sa key verse nga natin doon sa scripture natin, kaya nais pala yung sa verse 20 ng chapter 2 ng Samuel chapter 5. So David came to Baal Perazim and defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me like the breakthrough of waters. Ayan. Therefore, that he named that place Baal Perazim. So yun po yung pinanggalingan ng word na Baal Perazim, breakthrough. Yung parang talagang lumaragasa na tubig. Ayan, sa dagat, sa ilog. Kung nakakita na po na kayo ng mga ganun. Or yung mga dam na nag-break na. So, ganun ang power ng Lord. So, the key is to ensure breakthrough. So, ito po yung ibibigay natin. At so, iba yung font doon sa, kaya nag-ganyan po yung ano niya. Pero anyway, ito po, pwede po natin sundan doon sa ating, sa meron kong kayong bulletin program. Praise God, naka-break na tayo, nagkaroon din tayo ng bulletin program. Pero ngayon lang po yan. Pag po kayong umasa na next week, meron ulit. Pero for just this anniversary, pwede niyo pong isulat. So, peace to ensure breakthrough. Una po ay we must believe in God's power. Kaya sa praise and worship natin, nung pinakatanya mo yung I believe talagang naniniwala kayo na yung power ni Lord ay siya yung nagbibigay sa atin ng power. So we must believe in God's power. God is omnipotent whether we believe it or not. Omnipotent means all-powerful. Ayan. But it is vitally important that we do believe He is omnipotent. An individual's grasp of power of God will transform his thinking and his actions. Kasi kapag hindi tayo naniwala na ang Lord ay all-powerful or omnipotent siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, wala yung ano man yung bagay na gusto natin niya. Hindi magagana kasi parang hindi ka naniniwala. Wala kang pananampalataya sa kakayahan ng ating Panginoon. So, yun unang-una na key na kailangan natin na malaman para ma-ensure natin yung breakthrough sa ating buhay. We must not limit the power of God. Minsan kasi nililimit na, Lord, ito lang yung kaya mong gawin sa buhay ko. This is not. Hindi. Kasi minsan parang ginagawa, nagiging advisor tayo ni Lord. Binibigyan din siya ng advice. Ito, Lord, lang gawin mo sa gawin sa akin, ha? Ito lang yung dapat mong baguhin sa buhay ko. Which is not. The Lord is very powerful. Kaya niya tayong baguhin yung pinakamasamang tao noon. Kaya niya baguhin at maging isang mabuti at maging kagamit-gamit para sa kanyang ubasan. Sa Numbers 11:23, sabi niya, the Lord said to Moses, is the Lord's power limited? Now you shall see whether my word will come true for you or not. So, hindi limited yung power ng ating Panginoon. Ayan, at kung tayong mga tao, limited yung kaya natin gawin, pero ang Panginoon, unlimited. Wala, lahat kaya niyang gawin. And looking up with them, upon them, Jesus said to them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen. So, all things are possible. Kaya lahat ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon kung tayo lamang ay maniniwala at magpapagamit din sa Kanya. So, Jeremiah 22:17, Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heavens and the earth by Thy great power and by Thine outstretched arm. Nothing is too difficult for Thee. Walang mahirap. Kung minsan kasi parang sumusuko na agad tayo, no? Parang, Lord, parang hindi naman yata kaya, wala yata, hindi mo yata kayang baguhin yung buhay ko o nung pamilya ko, or hindi ko kayang malampasan itong problema na pinagdadaanan ko. Kasi hindi tayo naniniwala sa power ng ating Panginoon dahil parang mas nagtitiwala tayo sa ating kakayahan.
So to ensure yung breakthrough, we must believe in the power of God. Kasi walang mahirap sa ating Panginoon. But our God is in the heavens. He does whatever He pleases. Ayan, diba? Yung power ng Panginoon, marami kung pag-uusapan natin yung omnipotence niya, hindi matatapos siguro yung ano natin dahil yung sa creation pa lang, pinakita na yung power ng God. But we will stick yung sa power ng Lord sa buhay natin, yung ang titingnan natin. And now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Hindi natin talaga kayang masukat kung gaano kalaki yung at kalawak yung kakayahan, kapangyarihan ng ating Panginoon. No one who takes the Bible seriously can deny the power of God. God is omnipotent. He is all-powerful. This truth, yun, transformed the lives of men in the past. Kung paano na binago ng Panginoon ang mga tao, yung mga forefathers noon sa sinuuna pa, ganoon din niya mababago yung ating mga buhay ngayon. Dahil ang Panginoon naman ay hindi nagbabago. Sino yung Lord noon, siya yung Lord natin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin ilimitahan ang Panginoon. Hayaan natin na siya yung kumilos sa ating mga buhay. Kaya para ma-ensure natin yung breakthrough. So yun po yung number one. Pangalawa, we must reject our current conformity. Ayan nga, kung ako, pag nag-exercise ngayon, like, nakahiga lang ako, pinapanood. Kasi dapat hindi ko na ganun eh. Tumayo din ako. No? Yung nakasanayan ko, dapat hindi ko na gawin. Yung mga kinakain, baguhin na. Yung mga dapat healthy, healthy na lang talaga, no? Celery, ganyan. First time ko kumain ng mga celery. Eh. Celery na may apple. Parang hindi ko na-imagine, nakakain pala ako ng mga ganito. No? Parang sarap kasi ng mga pagkain na binigay ni Lord sa atin. Ano? Pero dapat pala maging wise tayo sa pagkain. Amen! Amen! Yeah, to have breakthrough that will transform us totally, we must break free from our current conformity. Ayan. So, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Wag na. Kasi siyempre, parang, kainan dito, kainan doon, lahat. So, makikain ka din. Hindi mo alam na unti-unti na pala merong nangyayari sa katawan mo. Kaya dapat hindi natin isusunod. So, hindi tayo susunod dun sa pattern ng mundo. Ayan. Para magkaroon tayo ng breakthrough. And therefore, ito yung preaching natin itong anip ng New Year, diba? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, bago na. Hindi na tayo yung dating nila lang. Dapat bagong pagkatauhan na tayo. Amen? At talaga ang Panginoon lang makakapagawa niyan sa ating buhay. So, congregational megatrend sa libro na binabasa ko, sabi niya, the church is changing. Yeah. So, church tayo, bilang church. The church is changing. Things don't... Wala po. Nawala. Ayun po, paki... Ayun po. So, kung ano po yung dati nating nakasanayan dito sa church o sa BCF, kasi sobra, nung dumating ako dito, no, lagi talagang napakadaming mga activities natin. Talagang punong-puno tayo ng activities every month siguro. Nung dati pa, no, yung K4 day, every week, Ayan. Things don't work like they used to do. The church is changing. Evangelism is different. Ministry is different. People don't come to church for the same reasons they once did. So, nagbabago yung ano yung sistema. At alam ko, maraming nagre-react doon sa mga pagbabago. Kaya nga nung ano natin doon sa budgeting natin na yung proposal, hindi natin i-approvean yung mga activities na hindi aligned doon sa ating vision. Kaya tinag-in-slash natin yung mga programs na yan. Kasi, ano na tayo, visionary tayo. Dapat kung ano yung nasa vision natin, yun na yung mga ina-approve natin na mga na program.
At ito, yung sa libro na Of Mice and Men, kung familiar kayo dun sa ano niya, si Lenny may hawak sa likod ng kamay niya, na hawak ang nagustong kunin ni George. Sabi ni George, kunin, akin na yan. Ano ba yan? Ano ba yung bagay na? Yung pala ay meron siyang patay na daga na hawak-hawak niya. Sabi niya, bigay mo na sa akin yan kasi patay na yan. So, dapat hindi na natin ganyan. At yung mga bagay na yun, o yung mga programs or mga activities na meron tayo ngayon, na hindi na, parang, hindi natin nakikita yung, ano, no, yung, na-align sa vision. Dapat, yun nga, kina-cancel natin yung mga bagay na yan para makapag-move forward tayo. Ayan. So, lahat tayo magiging part dun sa kung ano man yung vision at mission ng ating church ngayon. So, kaya may tatawag na paradigm shift. Yan. A paradigm is the integration of all the givens or assumptions people make about issues. Yung paradigm is pattern. Ito yung pattern na ginagawa natin. Kaya, kailangan magkaroon tayo ng shift dun sa paradigm, kung ano man yung pattern natin ngayon. And paradigm shift is defined by dramatic alteration in the set of assumptions held by particular individual or group. So, kaya nga nagkakaroon ng mga pagbabago dun sa mga programs natin ngayon. Kasi we want everyone to be involved dun sa mission and vision ng ating church. Hindi yung iba hindi dapat na walang ginagawa dun sa vision and mission ng ating church. Sabi ni Stephen Covey, the most significant breakthroughs have been breaks with old ways of thinking, the old models and paradigms. And kaya kailangan magkaroon ng breakthrough ano. Yung sa dating nating mga nakagawian, tinatanggal na natin yan. Familiar po ba kayo sa awitin na ito? Ayan, sabi diyan, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin kung kailangan mong isalin, ang paglalagyan mo ba ay kapayang lumarin? Ayan, yung title niyan, patunayan mo. Ayan, so, kalimutan na natin yung nakaraan kasi bago na dapat yung inaano natin. Kasi nagbabago na yung sistema natin ngayon. So, kalimutan natin yung mga dati, nating mga ginagawa, at mag-move forward tayo. Siyempre, hindi naman natin nineglect yung mga yung sa evangelism. Kasi, part pa din yun. Pero yung system, yun yung kailangan nating mabago. At magkaroon tayo ng breakthrough. Nung early this year, nagkaroon nga kami ng survey dun sa mga members natin sa BCF. At ano yung tingin niya sa BCF? So, ito yung mga words na makita natin. Makita niya, BCF, God, no, yan. Church, the BC, yan. So, BC daw yung church. So, baka pinagpalitan natin yung BCF, BC Christian Fellowship na ano. Sobrang BC. So, yun yung mga napapansin ng mga members natin na lalo pag December, no? Parang sobrang pagod na pagod yata tayo pag December sa dami natin program. But then, kailangan lang natin makita ano ba talaga yung mga programs na aligned sa ating mission. At yun, pagpapatuloy natin. Yung mga hindi, isasatabi mo natin. Okay po. Noong last week, ito yung preaching ni Pastor Eric. Natatandaan niyo ba yung Great Commission? Sabi niya, therefore, go and make, dama po ba, convert of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the earth. Ano pong mali dyan sa ano na yan? Yung convert, no, mali yan. Kasi dapat, make disciples. So, yan po yung utos sa atin. Hindi naman po para mag-convert tayo ng mga tao. Dapat nag-disciple tayo. And, oo na, nagagamit tayo para mag-share ng gospel, pero hindi dapat tumitigil doon yung ating trabaho. At meron tayong tinatawag na mass evangelism and relational evangelism. Ito yung kailangan na shift na gawin din natin. Isa sa mga shift na kailangan natin. Kasi sa mass evangelism, it takes primarily outside the church. So, sa mga, yung mga crusade po, no? Sino po na-born again dito sa mga crusade, concerts, mga ganyan? Meron po ba? Wala na ko save ngayon, ano, hindi na natin naabot. Pero yung relational evangelism takes place primarily inside the church o sa loob ng simbahan. And yung mass evangelism is done by pastors. So, yun yung mission na ginagawa natin. While yung relational evangelism, it is done by members. Tayo kasi, part tayo ng ano eh, ng trabaho, di ba? While yung mass evangelism, it takes place at a designated times. Parang mayroon lang, oh, itong date na to, meron tayong concert, or meron tayong crusade. So, naka-plan masyado. Unlike yung relational evangelism, it takes place spontaneously.
Anytime, pwede mangyari kung yung nilid ka ng Panginoon para mag-share sa Kanya. Kailangan, gawin mo na. Diba? Baka wala ng chance. Yung mass evangelism, it occurs in an instant, while relational evangelism, it occurs over time. Kasi kailangan pinifriend, kinakaibigan mo muna at kinikilala at saka mo siya sisiran. Mass evangelism, it appeals to common denominator, while relational evangelism, it appeals to each person uniquely. Diba? So, nagkaroon ng mga pagbabago. And hindi ko naman naalo yung evangelism dahil napaksipag nila, no? Marami sila yung hospital, camp. Ang sinasabi ko dito, dayong lahat ay kabilang sa evangelism ministry. Hindi lang yung team natin nila Pastor Amor ang dapat kumilos. Kabahagi tayo. No? So, yun po dapat nating tandaan. And even sa ating life group. Ito yung life group natin. Dapat, it is the place where we learn. Yun nga sa Acts 7-11, di ba yung mga Bereans pag-uwi na sa bahay, pinag-uusapan nila. Ganun din, di ba yun yung ginagawa natin sa life group, pinag-uusapan natin. Tama ba yung sinabi ni Pastor? Meron ba, ano ba yung application? So, yun yung naano natin sa life group. And it is the place where we invite. Invite, sa John 13:34, yan yung love one another eh. So, kung mahal natin yung mga kaibigan natin, we must invite them sa ating life. And with that, we will ensure yung ano, multiplication, yung growth sa ating life group. And we also have fellowship in our life group. Dito yung sharing of life, talaga yung anong accountable ka sa kanya, hindi lang kainan. Kundi talagang may kamustahan yung life group natin, di ba? And it's also a place where we evangelize. Kaya sa life group pa lang nag-evangelism na eh, may evangelization na. So, dapat hindi lang nga yung na kumikilos. So, yan po yung mga bagay na kailangan nating tingnan na dapat we must reject yung ating yung current conformities and we move forward sa bagong gustong ipagawa ng ating Panginoon. So, ito po yung, noong nag-start tayo sa life group noong 2012 ay 11% lang yung life of leaders and ngayon 2016 we have 14%, konti lang yung nadagdag and we pray na lahat tayo maging part din sa life group at maging life group leaders eventually. So, kasama po ba tayo doon sa vision na yon ng church? Amen po. Kasi minsan ang problem, kaya hindi tayo nag-join doon sa ministry ng evangelism, sa life group, we have excuses. So yung next, we must eliminate our excuses. Yan, if there is something that we all need to let pass away, it is our excuses. Ano ba, marami kasi tayong mga excuses para yung dati kong buhay, ganito, yung guilt natin, yung mga, o kaya sa trabaho, yung family, lahat na pwede natin gawing excuses. Pero, praise God, kasi nakita ko yung mga, meron din mga bagong panganak, ito sila, nakapag-life group pa din, parang hindi naging problem. Pero so, iba-iba naman yung, ano natin, yung sitwasyon natin sa buhay. But, sabi nga, kung gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may para, may dahilan. Kaya nga dito sabi, I would if I could. But I can't, so I won't. Yung karamihan, ano, no, mga dahilan natin. Pero, tagalin natin yan, yung mga dahilan na yan. Kasi siyempre, hindi eh, di ba? Kung ngayon nga, dadahilan ko yung sakit ng kamay ko, siguro sasabihin ko, so kayo na lang po yung mag-speak. Pero hindi, si Lord, bibigyan niya ako ng kalakasan para ibahagi yung mensahe niya eh. Kasi yun yung talagang binigay ng Lord. Sa Exodus 4:10-13, sabi ni Moses, pardon your servant, Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow speech. And tangin yung mga kalimitan nating excuses. Parang hindi ako talaga makapagsalita sa maraming tao. Diba? E, ilan lang ba yung life group? Diba? Lima lang or anim. Or misa nga, isa lang eh. Diba? Isa lang yung sisira. Mahihiya ka pa ba? Sabi ng Lord, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Ayan. Now go, I will help you speak and will teach you what to say. Si Lord, no, in-assure na siya na, umayo ka, tuturuan kita, bibigyan ka na lang ngayon. Pero sabi pa rin niya, pardon your servant, Lord, please send someone else. Parang wala talaga eh, maraming excuses. Pero hopefully, yung mga excuses natin, ma-breakthrough yan, mawala yan ngayon. At magamit tayo ng ating Panginoon. Si Jeremiah may excuse din. Sabi niya sabi ng Lord, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
"Alas, sovereign Lord," I said, "I do not know how to speak. I am too young." Minsan, isa din sa ano natin yan, bata pa ako, Lord. Eh bakit? Hindi ba ginagamit ang mga bata ng Panginoon para may makakilala? Walang edad. Merong mas, iba-iba. Yung bata, matanda, lahat yung gagamitin ng ating Panginoon. Basta magpagamit lang tayo. Kaya sabi ng Lord, "Do not say, I am too young. You must go to everyone I send you and to say whatever I command you. Do not be afraid of them. For I am the Lord. I am with you and will rescue you," declares the Lord. So walang bata, walang matanda, lahat yan, pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Okay po, even sa mga trabaho natin, hindi natin dapat gawing excuses yun. So, nasa sa atin na lamang yun. Ito, yung mga excuses, Abraham was old, Elijah was suicidal, Joseph was abused. Ito yung mga ginamit ng Panginoon, maraming mga flaws din sila sa kanilang buhay. Pero, ginamit pa rin sila ng ating Panginoon. Kaya hindi natin gawin pwedeng excuses yung mga kasalanan natin, yung mga nakaraan natin. Kasi gagamitin niya ng ating Panginoon para maipahayag natin yung magandang balita. Ayan, at ito, pwede kong pakiplay. Yung iba po na panood ito. Yung mga LG leaders dito, like disciples natin, tapos yung mga kamay. Parang kayo yung number 4 eh. Huwag na kayong umiyak. No, minsan kasi hinihila tayo ng mga members. Pero sabi ng Lord, kumapit ka lamang sa kanya. Huwag tayong mag-give up. Minsan kasi gusto nating mag-cross doon sa line. Parang ayoko na kasi yung mga members natin, ang kukulit, parang hindi sila sumusunod. Parang walang nangyayari. Ano, excuses na naman. Pero si Lord pa rin, no, sabi niya, huwag ka mag-give up. Ayan, tutulungan ka niya. No? Kaya yun talagang dahil sa kasipagan niya, kasigasigan niya, at hindi siya nagbumitaw eh. At salamat sa mga disciples, mga LD leaders natin na hindi bumibitaw sa atin. Amen. Di ba, talagang hindi na kayo pinababayaan na mapariwara at talagang mapariwara talaga. No? Napabayaan. I mean, talagang salamat sa wisdom at sa kalakasan na binibigay ng Panginoon sa ating mga disciples. And sa atin na mga nagdi-desire din na maging life group leaders, marami talagang ano, mga pressures na kakaharapin. Pero si Lord, may promise na hindi niya tayo iiwan, hindi tayo papapayaan. Amen? So, moving forward, allow God to use us. Ito, dahil nawala na yung mga excuses natin, it's time for us para i-allow natin yung Lord na gamitin tayo. Yeah. So sabi nga, "Here I am giving." Yung kanta natin, no? yung buong puso natin, ni-offer natin sa Kanya. Ayan. So, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa Roma, talagang pagkitawag tayo ng Panginoon, gagamitin niya at gagamitin niya tayo. Itong matanda na ito, 100 years old na ito, pero patuloy pa rin siya nagluluto sa ministry. Wala talaga kapaguran. Pastor Pablo, 78 na po ba kayo? 75, pero patipag pa rin.
nandun pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Diba? So, kailangan natin yan para makapag-break na tayo. Hindi tayo manatili na nakaupo lang sa mga upuan natin. And the Lord will bless us dahil hindi natin inaasahan. At yung fulfillment na nagamit ka ng Panginoon doon sa ministry doon makukuha natin. And we must not limit ourselves also. Kasi minsan nga, dahil kaya hindi tayo nagpapagamit, kasi parang nilimitahan mo na yung kakayahan mo. Nilimitahan mo na nga yung power ni Lord, nilimitahan mo pa yung sarili mo. Kaya, hindi ka talaga magagamit nun. Ayan, you must understand that you are not limited by who you are or what you have or what you think you can or cannot do. Ayan, kaya ng Lord. Kaya mo. Tutulungan ka niya. Basta magpagamit ka, i-allow mo yung sarili mo na magpagamit sa kanya. Yung mga disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied. Yung mga disciples, ginamit niya. Diba? So tayo din gagamitin ng ating Panginoon. God had done many powerful things through them, and this opened the door of faith to the unbelievers. Kaya kapag ginamit tayo ng Panginoon, talagang it will open doors para sa mga unbelievers, para makakilala din sila at makasama natin sa kaharian ng ating Panginoon. And we are all part of the body. Ayan. So, minsan kasi, feeling natin hindi tayo part ng body, kaya parang hindi tayo nasa-function. Ako yung mahirap pala yung merong yung sakit yung isang bahagi ng katawan. Parang kanina, break ko talaga na nakapag-bisa ko, nakapaligo. Dahil talagang isang kamay ko, hindi gumagana. Praise God na lang dahil may maganda kong nurse sa bahay. Nang ina-assist ako, At pagka, di ba, yung member, even yung isa sa mga members natin hindi nagpa-function, hindi natin napapansin, pero meron pala yung, may impact pala yun. Hindi lang natin napapansin. Kaya yung sa mga, baka yung mga members natin na hindi nagpa-function, baka maging cancer na kayo sa katawan ng body ni Christ. So, mag-function tayo. Every part of the body is necessary because each serves a function. No part is the whole, but every part is part of the whole. Our world desperately needs people who stick together and love one another, and that this group is in search. Kaya tayo, mahalaga tayo. Sabihin mo sa katabing mo, you are important. Ayan, you are important. So, huwag niyo pong kakalimutan. Huwag mong isipin na hindi ka importante. If we could get more people to, sabi doon sa isang libro na nangyayon, the other 80%, ito kasi yung other 80% daw. Kasi yung 20% usually, sila yung nagpa-function lang doon sa congregation church. So, yung other 80%, parang mere participants. Pero sana ito yung mangyari, mabaliktad. Or, ang gusto natin, lahat ng parts ng ating katawan or ng church ay maging active participants, hindi spectators lamang. If we could get more people to participate and share in the work to be done, we could do so much more. Those who join in would get so much more out of their membership. And it will grow deeper and broader connections to other members, and that good feeling that you get when you are living the life God wants you to. Di ba masarap na yung feeling na nagpa-function ka, ginagawa mo yung trabaho mo sa body of Christ? So, yun po. Kaya, allow God to use us. And ito yung signs kasi na minsan nababurn. Kaya minsan ayaw natin mag-function kasi nababurn out tayo. Pero tingnan natin yung burnout at saka breakthrough. Pag breakthrough ka, you can't wait to start the day. Ito, nakaka-breakthrough ka, no? Pero pag burnout ka na sa ministry, you can't wait for the day to end. Life group na naman, ayaw mo na. Pero pag breakthrough ka na, mag-start na naman yung life group, no? You are ministering out of the overflow of Christ's life in you, sa breakthrough, while you are ministering purely out of your natural giftings without stress and feeling from the Holy Spirit. Para yung sariling lakas, kaya na-burnout ka eh. Kasi hindi yung Holy Spirit yung kumikilos sa'yo. You have passion to serve sa breakthrough, while you have passion for pleasure and relaxation. Kasi kung gusto yung mag-relax yan. Yan yung burnout na yan. You are walking in the fruit of the Spirit pag breakthrough. Sa burnout, you are walking in the fruit of the flesh. Ito sa breakthrough, you envision great expansion of ministry. While burnout, you dream of retirement and contemplate leaving the ministry. So, kung napipili natin, yung iba kasi siyempre siguro sabbatically, pero ito yung talagang ayaw nang mag-ministry. Yan. Kasi nag-burnout na sila, no? Ayaw nang mag-function.
pag breakthrough ka, you are refreshed in spite of it. Di ba kahit yung mga decoration din natin, refresh na refresh lang kahit pagod na, kagabi pa lang, no? Pero alam ko, refresh na refresh sila, di ba? Hindi sila na-stress. Amen ba? Amen. Pero pag burnout ka na, you are depressed because of the stress. Di ba nabi-depress ka dahil parang lagi na lang ikaw, parang pagod na ko ito sa ministry. Kasi burnout ka eh. Hindi hinayaan ng Lord na kumilo sa'yo. And your mind is constantly being renewed with fresh ideas, creativity, and vision to conquer. Ito pag may breakthrough. Laging may fresh idea, may creativity. Pag burnout, your mind and emotions are worn out and you are in the maintenance mode na lang. Parang attend na lang, ganoon, walang ginagawa. And in breakthrough, you sense clarity of vision and purpose. Alam natin yung vision and purpose natin and vision and church. While burnout, you experience confusion regarding your purpose. So yun. So hopefully, we are in a breakthrough mode. Amen po. Amen. Parang hindi kayo convinced. Parang burnout dito? Oh, wala naman. Praise God. And sabi nga, you sense clarity of vision and purpose. Sabi, where there is no vision, people perish. Kaya dapat alam natin kung ano yung vision natin. No? Kasi magpe-perish tayo pag yan, burnout tayo. And alam niyo ba yung vision statement ng church natin? Basahin nga natin ang sabay-sabay ito. A spiritually reproducing church, birthing and nurturing Christ-like witnesses whose main objective in life is to advance the kingdom of God in their respective area of influence. And yung vision statement natin ay to share the gospel to those who are not in Christ and to disciple those who are in Christ to be effectively settlers through the power of the Holy Spirit. Yan po yung ating vision and statement. And I believe medyo nire-rephrase natin yan. Pero alam natin, ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating ministry. Okay, and lastly, ito yung to ensure breakthrough is to keep God's promises. There is a promise and condition. So, ang condition is we diligently obey the voice of the Lord, our God, being careful to do all His commandments, which I am commanding you today, then the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings will come on you and overtake you if you listen to the voice of the Lord your God. That's the promise na kailangan i-keep. And sa sabi nga natin, no, minsan, hindi natin magawa yung pinapagawa ng Panginoon kasi para feeling natin wala tayong kasama. Pero hindi yun ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord, your God, goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng atin. Lagi na tayong kasama para magawa natin yung lahat ng mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. And lastly, and surely, I am with you always to the very end of the earth. Di ba? Of the age. So, sobrang napakasarap ng pangako ng Panginoon na kasakasama niya tayo, kahit saan tayo magpunta. At hindi tayo magkakaroon ng burnout feeling or lagi tayong victorious dahil kasama natin ang ating Panginoon. And sa loob ng 32 taon, lagi nating kasama ang ating Panginoon. So, yun po ang kailangan. And ito yung peace to ensure breakthrough. Must believe in God's power, reject our current conformities, eliminate our excuses, and allow God to use us, but we must keep God's promises para ma-ensure natin yung breakthrough and yung total transformation na kailangan natin. Mamaya, dun sa ating breakthrough wall, hindi ko alam kung ano yung mga areas dun sa buhay nyo na kailangan ng breakthrough or mabagay na tinatanong sa ating Panginoon. And we must have faith. Kapitin natin yun, the Lord will give us victory. The Lord will give us breakthrough. Sabi ito ay, faith is not believing that God can. Hindi yun, ay, kaya naman ng Lord. Kaya na Lord, omnipotent si Lord. Eh. All powerful siya. But, it is knowing that God will. Gagawin niya yan. Kaya ng Panginoon. Minsan yung pinag-pray natin, yung isang tao parang, wala na siguro itong pag-asa. Pero hindi. May pag-asa pa. Kasi nga, kung yung Lord na bumago sa buhay ng tao noon, siya rin yung Panginoon na babago sa mga buhay ng tao ngayon. And before,
Before I will share you this testimony na share to ni Dr. Doug Carter, isa sang Chinese prisoner na nakulong siya na nang matagal po. He was imprisoned 7 times yan, between yung age niya na 20 to 63 years old. 7 times na nagpabalik-balik sa kulungan. So, imagine nyo yung pabalik-balik sa kulungan siya. And yung total nun ay 27 years. Imagine, 27 years na siya nasa sa kulungan. And during his years out of prison, siyempre nakakalaya din naman siya, pinagpapatuloy niya yung kanyang evangelism and church planting. So, yun yung ginagawa niya. And ito yung last na imprisonment niya na for maximum 7 years, no? Na ang kasama dyan ay maximum security prison. Yung mga may, nasa death row. Yun yung mga kasama niya dyan sa prison at sa cell na yun, ng dalawa sa isang cell daw. So, pangatlo siya. At ang doon ay mga murderer talaga. Yung parang bibitayin na, no? So, siyempre, matanda na din siya doon. At doon siya sinama doon sa nakulong nung last na yun. At pagpasok niya doon sa kulungan na yun, no? Sinare niya agad yung gospel doon sa dalawang nakasama niya sa kulungan. Eh, yung mga yun, mga talagang yung sinasabi natin, hindi na magbabago, pariwara na kasi mamamatay na rin lang, no? At kapag nga binibigyan sila ng pagkain ng warden, talagang itinatapon yung pagkain sa kanila. Ganun pa-bastos yung mga prisoner na yun. Pero nung naipasok siya doon sa kulungan na yun, nagkaroon ng pagbabago doon sa dalawang prisoner na yun at tinanggap nila yung Panginoon. At sabi nga ng warden, sabi niya, yung bagong prisoner natin, yung dalawang kasama niya, nag-share niya ng Word of God, nagbago. Anong gagawin natin? Sabi niya, sige, ilipat mo ng selda. So, ilipat daw ng selda. Kaya yun, ang ginawa nung warden, ilipat siya ng selda everyday. At lahat ng nasasamahan niya ay tumatanggap sa ating Panginoon. And out of 5,000 na prisoner, bago siya lumaya, 4,000 doon ay nakakilala sa ating Panginoon. So, grabe. At kaya nga nung paalis na siya, kasi matanda na siya, kailangan niya din ng medical assistance, hirap na hirap siyang umalis doon sa kulungan. Parang gusto niya na doon sa kulungan. Tinatawag na siyang pastor ng mga prisoner na yun. At yung day na, siyempre gusto niya rin makasama yung pamilya niya. So, lumabas siya. Talaga yung pagdadalawang isip niya, kasi yung 4,000, ito na yung church niya eh, binigyan na ng ating Panginoon. Ay hirap na hirap siya at talagang hirap-hirap din sila na umalis na yung si pastor. Pero ang promise ng warden doon, anytime pwede kang bumalik dito at mag-share ng Word of God, bibigyan kita ng office. Diba? Praise God. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. And hindi niya ginawang excuse yung nasa kulungan siya, matanda na siya, ganyan. And ginamit yun ng Panginoon para makakakilala yung mga tao. So tayo din, dapat gamitin natin yung mga sitwasyon natin para tayo ay makakilala sa ating Panginoon. And the Lord will give us breakthrough. Ayan. And may I call yung free-hearted. Kaya, hindi natin pwedeng, yan yung mga sitwasyon natin na ito, mahirap, ganyan. Pero sa Lord, pagka binigay niya yung harvest, bibigay niya sa atin yan. Kaya, tayong lahat, ang kailangan lang natin ay magpagamit tayo sa Kanya. Ayan. Huwag na, tanggalin na natin yung mga excuses, and we must believe in the power of God to break, yung bibigay sa atin ng breakthrough. Before we pray, I may awit ang ating praise hearted, and let this song na be a prayer sa atin na makabreakthrough tayo, yung mga guilt natin, yung mga shame, yung mga past natin na nag-hold sa atin, tanggalin na natin yan para si Lord malaya siya na makakilos sa ating mga buhay.
Dumalo sa ganyang gawain, imbitahan ka sa anniversary, and wala ka pang personal na relationship sa ating Panginoon, and nagnanais ka na makilala siya at tagapit sa ating na iyong Panginoon na tagapagligtas. Marami kang mga tanong, marami kang mga pinagdadaanan na akala mo wala nang magagawa, pero magtiwala ka lamang sa ating Panginoon at ibibigay niya sa iyo yung mga sagot na nais mo na naayon sa kanyang, kalooban, kung ipagkakatiwala mo lamang ang iyong buhay sa kanya. At kung ikaw yung kapatid, or maaaring matagal ka na rin dumadalo pero wala ka pang personal na relationship sa kanya, maraming mga doubts, maraming mga pains, maaaring ito na yung pagkakataon na isuko mo yung buhay mo sa kanya at ibigay mo at gawin mo siyang Panginoon na tagapagligtas. Kung ikaw yun, kapatid, maaari itaas yung iyong kamay at walang makakakita. Ikaw lang at ang Panginoon. Salamat. Itaas ng kamay. Hallelujah. Salamat. Kung
Nagnanais ka na gawing Panginoon ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Sumunod ka sa panalangin na ito at magtiwala ka na ang Panginoon ay may gagawin sa buhay mo. Sundan mo yung panalangin na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga nagawa at ipinibigay ko sa iyo buong buo ang aking buhay. Pinagkakatiwala ko sa iyo mula sa araw na ito, ikaw ang aking Panginoon na tagapagligtas at ikaw ang Panginoon sa aking buhay. Ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tulungan mo ako, Panginoon, na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Ngayon, salamat ang pangalan. Itong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. At para naman sa mga kapatid na matagal na dumadalo, matagal na nang umaatin, pero parang kulang pa rin yung dedication, kulang pa rin yung commitment sa gawain ng ating Panginoon. Nga maaaring ito yung pagkakataon din na i-dedicate natin muli ang ating buhay sa ating Panginoon at magpagamit tayo sa Kanya. Kung ikaw yun, kapatid, maaari mo rin itaas ang iyong kamay at tayo mananalangin at muli i-dedicate natin ang ating buhay. Salamat sa kamay. Hallelujah. Salamat. At patuloy na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya, sa servisyo, sa Kanyang gawain. Oh God. Salamat sa mga kapatid na nagtaas. Tayo manalangin. And even kung di man kayo nagtaas at yun lang ninanais ng inyong puso ay tayo manalangin. And may I ask everyone to stand para sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, patawarin po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na mas inuunan namin yung aming mga sarili, O God. Yung pagsarili naming interes, O God, kesa yung interes mo, Panginoon, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung marami kaming mga excuses, Panginoon, O God. Lord, binibigay namin sa iyo, O God, at inaalay namin sa iyo ang aming mga buhay, O God. Alam namin na napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang mga bagay na ito, O God. At buong buo, Panginoon, muli ay inilalapit namin sa iyo ang aming mga buhay. Handa kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo, magpagamit sa iyo sa anumang kapamaraanan, Panginoon, O God. Lord, hindi kami makukontento na hanggang makikinig lamang ng isalita. Pagkos, magiging tagagawa mo rin kami, Panginoon, O God. Magiging kamay at paa mo kami, Panginoon, upang mas marami pa ang maabot na kaluluwa, Panginoon, O God. Kami ay nasasabik sa iyong pagdating, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, kikilos na kami, Panginoon, para sa iyong kaharian, O God, at magiging kabahagi kami para sa lalaganap na iyong kaharian sa lupa, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, O God, at Lord, yung mga bagay na bumabagabag sa amin, na nag-hinder sa amin, Lord, yung nahihiya kami, Panginoon, O God, hindi kami makapagsalita, O God, o yung time namin, Panginoon, O God, Lord, alam ko po, Panginoon, kayo po yung mag-aayos ito, O God. Kaya po, iniaalay namin ito, inilalapag namin sa iyong trono, O God, upang sa ganun, malaya ka, Panginoon, na makakilos sa aming mga buhay at magkaroon kami ng breakthrough sa aming ministry, sa aming pananampalataya, O God, at patuloy na magamit kami pala sa iyong ubasan, O God. Maraming salamat, O God. Po, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. God bless po.